Sumatin ating po ang biyaya, awa abag, pagkupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating paksa sa araw na ito ay hinggil po sa mga sa nalalapit na tinatawag nilang Christmas o yung araw ng Pasko na di umano ay kapanganakan ng Kristo. Napakaraming mga magulang ang nagtuturo ng kasinungalingan sa kanilang mga anak. Yung edad na magmula doon sa kanilang kapanganakan hanggang sa magkaroon sila ng mga isip, 3, 4, 5, 6, 7, ay naituro nila na katulad noong si Santa Claus na binabanggito nila. So ito yung popular na holiday. Hindi ho ibig sabihin na lahat ng mga what is popular is not always right. And what is right is not always popular. Mali ho yun. Hindi ibig sabihin na kung marami ang gumagawa ay tama. Hindi ho ba? So, yung salitang Christmas is short for Christmas or Mass of Christ. Ano? So, itong costume nito ay associated with the Christmas. At ito po ay sinisilibra ng napakaraming mga tao. Hindi pa man isinisilang yung Kristo ay meron ng ganitong mga ritual na di umano ay kapanganakan ng Kristo. Katulad doon noong Santa Claus, reindeer at saka yung North Pole. Ano ho ba ang binabanggit nito sa kay Kristo? Santa, alam niyo yung Santa, pagka nireshuffle niyo ho yan, lalabas dyan Satan. Ano? At si Santa ay yung inattributes ng marami kay Santa ay nire-represent niya yung Diyos. Oh, Santa has been given the attributes of Yahweh and is presented as God-like figure. Ano ibig sabihin na? Di ho ba si Santa ay isang matandang lalaki? Ano? Hindi namamatay ho itong si Santa. Ano? Kumbaga, eternal. Doon sa Revelation 1:8, kung mapapansin nyo doon na tinanong nga natin, Revelation 1:8, eternal, ano? So, yan yung attributes na ibinigay nila kay Santa Claus. Ano? Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Si Santa Claus ay eternal, hindi namamatay. Ano? And then, si Santa ay nagbibigay ng mga regalo. Ano? At doon sa Epeso 4:7-8, tinanin nyo yung pagkakaparehas nila. 4:7-8, ayan. Datapot ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang biyag ang pagkabiyag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. So titingnan natin ho yung comparison nila kay Santa at saka kay Kristo. And then, coming soon, hindi ho ba si Kristo ay di umano ay darating din, katulad din ni Santa, no? And then, si Santa, di ba merong kanta na Santa gives his gifts according to whether you are good or bad. Nagbibigay siya ng regalo kung kahit na ikaw ay masama o mabuti. No? Si Kristo, nagbibigay rin ng kaloob. Maging ito man ay mabuti o masama. Revelation 20:12-13. Ano? So, ito ho yung mga magkakahalintulad nila ni Santa. Ano?
Ayan. Para lang meron kayong backgrounder na. And then, si Santa ay nakikita. Sabi niya ho doon eh, di ba may kantang Santa sees you when you are sleeping and knows when you are awake. Eh si Kristo, sabi niya doon sa Kawikaan 5:21, tingnan niyo ha, ang pagkakaparehas nila. Sapagkat ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga mata ng Panginoon at kanyang pinapatag ang lahat niyang mga landas. Tingnan niyo ha, ano ba ito? Nagkataon lamang o talagang nangyayari ho? Ano? Oh. Pero mo, He knows when you are sleeping and He knows when you are awake. Di ba kanta ho yan? Oh. And then yung clothing, si Santa ay nagsuot ng pulang damit. Eh si Kristo ganun din. 19:30 ng Revelation. Oh. Mga ilan lamang ho itong bibigyan ko ng pansin ha, para makita nyo lamang. 19:13. At siya'y nararanta ng damit at nawinisikan ng dugo, kulay pula, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. So, Santa, ano, ito yung inaabang-abangan ng mga bata, di ba? Nagsasabit pa ng mga medyas para merong paggising nila sa umaga, may mga regalo na, ano, may nakalagay na. So, dito nabuhay yung mga kabataan. At isa na ako doon sa mga kabataang namuhay sa isang napakalaking kasinungalingan. Ano? Kaya nga sabi ko nga, yung mga magulang mismo ang nagtuturo ng kasinungalingan doon sa kanilang mga anak. Hanggang sa ngayon, napakaraming mga magulang na nagtuturo ng kasinungalingan. O lalo na pagpasok nitong December 25 na ito. No. Di ba? He knows when you are sleeping. He knows when you are awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. Nakita niyo yung kanta na yun? Oh. Edad ka ng 6, 7, 8. Ano? Ayan, yan ho yung napapakinggan ho natin. So, dito, sinira ho ng ni Satanas ala yung kawalang kamalayan ng mga bata ala na namuhay sila doon sa salitang kasinungalingan. At ang napakatindi ho niyan sa ganyang bagay, kung ikaw ang nagbibigay kadahilanan sa ikatitisod, tingnan niyo dito sa 18:6 ha, ng Mateo. Datapat sinumang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman. Ganoon niya? But whoso shall offend one of these little ones, ano yan? Children. Eh? Which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck and that he were drowned in the deep of the sea. So, ang nangyayari ho ngayon ay sinasamba nung mga kabataan si Santa Claus. At yan ho ay isang idolatry, ano, witchcraft, na nakalagay nga ho dun sa Galatia 5:19-21. Hindi ho ba si Satanas ay prinsipe ng sanlibutan ito? Juan 12:31. Hindi ho ba? Ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Oh. So he is the prince, ano, of this world. Kaya doon sa mga magulang na hanggang sa ngayon ay tinuturuan ng kasinungalingan yung kanilang mga anak, siguro panahon na para ipakita nyo doon sa inyong mga anak
iyong katotohanan na yung Kristo ay hindi ipinanganak ng December 25. Ano? Kaya nga, yung Santa, pag yan ay nireshuffle mo, means Satan. Ha? Tatandaan niyo yan, ha? Santa Claus is the God of the children. Bakit? Ang tawag kasi kay Santa Claus ay Father Christmas. Ha? Di ba sinasabi nga ni Kristo, huwag niyong tawaging ama ang sino man. Ha? Tao, sa lupa, sapagkat isa ang inyong ama, sa makatid bagay siyang nasa langit. Ha? So yung lahat ng mga magulang ay nagsisinungaling sa kanilang mga anak. Tatandaan niyo itong mga talatang ito na ibabahagi ko po, ha. Ano ba yung kinapupuotan ng Diyos? Tingnan niyo, ha. Biro mong ituro mo sa iyong mga anak na may Santa Claus, merong ipinanganak ng December 25 na sinasabi nilang Jesus. O ito, 6:16 hanggang 19 ng Kabikaan. May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, pito na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububuo ng walang salang dugo. Puso na kumakata ng mga masasamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo ng sa kasamaan. Sinungaling na saksi, nagsasalita ng kabuluanan at naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga kapatid. Yan ho ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ano? Biro mo, sabihin mo, nung mga magulang na alam ni Santa kung ikaw ay masama or mabuti. Ano? Kung ikaw ay mabuti, bibigyan ka ng mga regalo. Ano? Kaya dito, makikita natin na napakaraming mga magulang ang hanggang sa ngayon. So ano ba yung myth? Ano, si Kristo ay ipinanganak noong December 25 na wala naman po tayong mababasa. Merong tatlong haring mago na wala rin naman tayong mababasa. Ano? Pagkatapos, si Kristo ay nasa sabsaban nung ibigay yung regalo. Oh? Pero kung titingnan natin sa kasulatan, doon sa Mateo 2:11, nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ang kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Ipinagpalagay nila na tatlo pero walang nakasulat ho. And then, sabi nila nasa sabsaban, wala ho, nasa bahay. Ayan ho. Sa 2:9 ng Lucas, at tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nakakatakot. Ano ba ang sinasabi nila doon sa myth? Na yun daw anghel ay nakalutang sa alapaap. Ano? Eh kasi yun ho yung kanilang ipinalabas eh. Alam niyo ho bang yung Pasko ay hindi lamang nung unang sig ipinagdiriwang? Ano, alam niyo kung bakit? Kasi ho, iba nga lang ang naging pangalan nung mga pagano nung time na yon sapagkat nagde-decorate na sila nung Christmas tree. Ho, eh. Ito, para maintindihan na natin, sa Jeremias 10:2-5. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mangang lupaypay sa mga tanda ng langit sapagkat ang mga bansa ay nangang lulupaypay sa mga yaon. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng mga manggagawa sa pamagitan ng palakol.
kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag niyong katakutan ng mga iyon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ano? Ayan. Doon sa form, maliwanag ko yan. No? Ginagaya. So, do not learn the way of the hidden. Don't even learn it. Ano? Kinukundi na ng Diyos ho yan. Oh. Kaya ho yung Pasko ay marami hong nangyayari ho dyan. Alam niyo kung bakit? Yung December 25 ay kapanganakan noong pagan god. Ano? The birth of the sun god Mirta was on December 25. In Egypt, the sun god Osiris was born December 25. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi po man isinisilang yung Kristo, meron na nagdiriwang niyang December 25. Ano? At isinisilibra nila ito dun sa kapanganakan nung kanilang mga Diyos-Diyosan. Wala pa yung Kristo, ha? O, si Nimrod, ang birthday niya ay December 25 din. Ano? Kalimitan ho ng mga nagsilibra ng December 25 ay puro mga sun god. Oh, birthday of the invisible sun. Oh, December 25. Eh, hindi naman natin po pwedeng sambahin yung sun. Ano ho? Yan. Ano ba yung pax na nandito sa Christmas? Ito yung nangyayari pagka December 25, nape-pressure ka na bumili ng mga merchandise para sa iba. Mga regalo, nag-iipon ka, and then pagdating ng December 25, bibili ka ng mga panregalo, and then ipamimigay mo yan. Yan. Di ba? Tama ho ba o mali? Yung iba mangingiti dito sa aking sinasabi, sapagkat totoo eh. Na nag-iipon ka ng pera, and then, siyempre, yung mga inaanak, mga aginaldo na tinatawag, mga regalo, yung iba ho, yung mga nagpapa, talagang nag-iipon ng mga malulutong na tigsa 10 piso, 20, 50, and then, namimigay ho yan, parang si Santa Claus. Masama rin ho pala, bakit? Eh, pero mo, kung kailan December 25 at saka ka namimigay na itinaon mo doon sa mga gawa ng mga pagano. Hmm? So, dito makikita natin na ito ho yung panahon na ito, yung pinaka mataas, yung sabihin natin mga suicide. Bakit? Kasi ho yung panahon na yan, ay dumarami yung pangungutang ho dyan sa buong panahon ng buwan, sa loob ng isang taon, yung December, ang pinakamaraming pangungutang na nangyayari at dyan din pinakamarami yung mga nagpapakamatay. Bakit? Ano ho ba yung pangungutang na ginagawa ho dyan? Katulad ho nung ano, yung ginagawa ho ng marami yan, yung credit card. Ayan. Siyempre, pagka credit card, akala mo, pero utang ho yan eh, utang yon. Ano? Pero kinukundi na ho yan ang kasulatan, yung pangungutang. Ano? Tingnan nyo ha? Pero mo, maghahanda ka lang ng isang, ayan. 22:7, ang mayaman ay magpupuno sa dukha at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ayan. Nakita niyo yan? Oo. Siyempre, nagchachasu yung mga credit card na yan. Interest. Isuri, kung tawagin mo yan. Oo. Di ba? Kinakailangan ba na mangutang ka para magsilibra ka niyang tinatawag na
Christmas? Ano? Ano ba sinasabi niya na yun daw pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan? Bakit? Eh kasi nga, dyan na mong nagkakaroon ng tinatawag na ano eh, yan ang pagdami ng salapi ho dyan. Ano? At sa panahon ng Pasko, andyan ho yung mga parties. Siyempre, may inuman dyan. Eh, kinukundi na ng kasulatan yung drunkenness o yung paglalasing. Ano? At, siyempre, pag araw ng Pasko, pahingaan lahat. No? Yan. And then, ayun na nga. Testing, kung tawagin mo yan. In the home Christmas ay gawain ng mga pagano na yung maraming mga Diyos-Diyos, ano? Christmas is mixing the holy God with unholy pagan practices. So, anong sabi niyan? Hindi tayo dapat makiisa dun sa mga mananampalataya. Hindi tayo dapat makiisa. Ano? Diba ang sabi doon sa Exodo 23:2, huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama, ni magbibigay patotooman sa isang usap na ang kilig ay sa karamihan upang sirain ang katulan. Hindi ko mo marami ang gumagawa, tama. Maraming gumagawa na gumagawa, mali. Eh, huwag nating sundan. No? At ang totoo naman, wala namang nangyaring pagsisilebra yung mga alagad ng unang siglo. Ano? Di ba? So, ibig sabihin, kung wala akong pagsisilebra, wala rin birthday. Yun lang naman o yun eh. Walang pagsisilebra na ginawa yung mga alagad na every December 25. Kasi kung meron noon ng December 25, hindi po pwedeng isilebra ng mga alagad. Di ba? Eh kung yung mga hindi nga mananampalataya, eh nagsilebra. Oh, sino? Si Paraon at saka si Herodes. Eh, kaya lamang talagang yung mga hindi ba nanampalataya yung nagsilebra ng kalangkarawan, ha? Eh, talagang hindi nagsilebra yung mga mananampalataya o yung mga alagad ni Kristo. Ano? So, hindi ko na ako kahabaan itong ating paksang ito na huwag naman sana ninyong turuan ang inyong mga anak ng kasinungalingan. Ano? Na di umano si Santa, siya rin si Kristo. Wago, sala ho yun. Malaki, isang malaking kasinungalingan ho yun. Ano? Di ba ho yung ating doon sa Mateo? Pero mo, ikaw yung naging dahilan ng ikatitisod ng bata. Ayan o. Napakabigat ho nito. Tingnan nga ho natin sa English. But whoso shall offend one of these little ones, tingnan ninyo, mga bata ho eh, which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck and that he were drowned in the deep of the sea. Mabigat ho yan. At saka kasukulam-sukulam mo kay Yahawa yung kasinungalingan ang inyong ginagawa. Kaya nga, tatanungin ko, pag ito ay napanood ninyo at patuloy niyong ginagawa yung mga bagay na yon, makakatulog pa kaya ho kayo na napakinggan nyo, napanood nyo itong video ito? No. Tatandaan nyo, nang pagka ni-reshuffle mo, yung salitang Santa lalabas dyan, Satan. Ano? So muli po, sumatin po ang biyaya, awa, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahwa, isang magandang araw po sa bawat isa.